O, yung kanina mga kababayan kasi, naputol yung video ko sa ating diskusyon sa bagong kautosan mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Prescribing the recital, Memorandum Circular Number 52, prescribing the recital ng bagong Pilipinas hymn at saka ng pledge during flag ceremonies. So, dalawa siya, mga kababayan pala, bagong Pilipinas hymn, pagkatapos yung pledge. So, magkaiba po sila. So, parang nung panahon, di ba? Nagpapagang mga balita at pagtalagay sa mga isla lipunan. Pusa! Opinyon, para at pagalanda sa katutuhanan. Pusa! What you see is what you get. Unisa. May bagong lipunan. Bagong lipunan hymn. Tapos may panatang makabayan. Dito po, bagong Pilipinas hymn. Pagkatapos may pledge po. Iba man yung pledge. Ang purpose niya, at tulad ng ating discussion kanina, is to instill the principles of bagong Pilipinas among government workers at lalo na sa ating mga kabataan. Kaya kailangan i-memorize ito tulad ng ating ginawa noong panahon sa ang bagong lipunan him. Bagit naman ang Mr. Maravillas, kailangan pa ang ganitong mga sistema. Kasi po, infiltrated na tayo masyado ng mga Chinese. Sinday nga po, nagminsahe during the Chinese New Year po. Ay, hindi Chinese New Year pala. China Independence Day. Ang salita niya po, Chinese na. Tapos si Harry Roque, mga kababayan, na nakita ko nagsasayaw sa tugtog ng Chinese. Na may nag-share sa akin kanina, kaya lang hindi ko na-save, mga kababayan. Iba naman ito, nung kampanya ito siya. Napagkakornihan ni Harry Roque. So, importante mga kababayan itong pledge para sa bagong Pilipinas. Pag hindi po, baka mabrainwash ang mga mamamayang Pilipino ng hymn ng China. Tama ba? Imbis pagmamahal sa ating bansa, pagmamahal mga kababayan sa ating aggressor. So the move aims to instill the principles of bagong Pilipinas among government workers. Sabi po sa mandato, so for this purpose, the heads of all government agencies and instrumentalities shall ensure that the bagong Pilipinas hymns and pledges which are annexed to the circular are properly disseminated within the respective institutions and offices. Sabi po sa memorandum na nilabas po ni Executive Secretary Lucas Bersamin. So yan po siya, mga kababayan, Memorandum number 52. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung mga balitang yan, yung detalye na mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap po ng Malinis and Spacious Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Glanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan yung bago naming mga clients. Tingnan ninyo po, very colorful, napakaganda po ng aming gym at napakalinis. Pati mga foreigners po, pumupunta sa amin, mga British tourists po sila.
na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa mga paints at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po? Ayos na ayos na niya, Mr. Maravillas. May legal ano po, basis siya. Yan o. Whereas Section 18 of Republic Act number 8491 or the Flag and Heraldic Code of the Philippines directs all government offices including local government units to conduct a flag raising ceremony every Monday morning and flag lowering ceremony every Friday afternoon. Whereas Memorandum ano, Circular number 24 Series of 2023 which launched Bagong Pilipinas as the administration's brand of governance and leadership directs all national government agencies and instrumentalities including government-owned or controlled corporations and state universities, colleges to be guided by Bagong Pilipinas principles. Kaya po, makikita natin sa mga opisina lahat po sa buong Pilipinas may logo na po ng Bagong Pilipinas. So yan po mga kababayan, signed Lucas Bersamin, Executive Secretary. So kanina kasi po plenay ko sa inyo yung hymn, Bagong Pilipinas hymn. Ito po mga kababayan. Yan. So napakaganda ng lyrics mga kababayan. Very positive siya. Kung babasahin ninyo ang lyrics, walang masama po kundi ang idudulot nito pag na-instill natin sa ating mga puso at isipan, mababago yung ating mindset. Magiging very positive tayo po para makamit natin yung ating mga pangarap sa buhay na mapaunlad ang ating bansa na Bagong Pilipinas na ngayon. Kasi sa totoo lang po, kailangan nga na natin iwaksi ang mga pag-uugaling makaluma, lalo na yung mga negativities natin sa buhay, yung mga gawain ng mga previous officials po na inuna pa yung kanilang mga sarili, yung kanilang mga bulsa kaysa sa kapakanan ng ating mga mamamayang Pilipino. Tama po? O, tulad nito, mga kababayan, sabi dito sa report ng initong masamang mga pag-ugali, from no comment to no show. Ingawa niya talaga. O, di ba? Parang alam na namin na niya kung sino yan, Mr. Maravillas. Masamang pag-uugali ito, kaya hindi tayo umasenso. Tama? Panahon na ng pagbabago. So, sabi rito sa Impact Leadership, the Vice President and Education Secretary, Sara Duterte, was absent during the ceremonial signing of Republic Act number 11997, also known as Di Kabalikat sa Pagtuturo Act. On Monday, June 3, na-discuss na natin ito mga kababayan. Saan kapulutin yan? Pag ceremonial signing po, ng napaka-importanting legislation, nagbibigay sa mga teachers ng additional allowance, yung education secretary po, absent. Hahaha.
So anong maituturo mo niyan sa ating mga mag-aral? Napaka-importanting okasyon, absent. Sekretary na, sekretarya niya ng DepEd, absent eh. Paano kami hindi mag-absent? Sa classes? So anong ituturo mo? So importante mga kababayan, ma-instill ang tamang ano, tamang pag-ugali, mindset. Iwagsi natin ang lumang kaisipan, lumang pag-ugali, lalo na yung mga masasamang pag-ugali, yung mabuting pag-ugali na sinauna. Okay yun. Pero ang ganito pong klase ng behavior, iwagsi natin, panahon na ng pagbabago. So sabi dito, the new law authorizes an increase in the annual teaching allowance for public school teachers from 5,000 to 10,000 beginning the school year 2025-2026. In the 19th Congress, the measures was first introduced by Senators Bong Revilla, Robin Padilla in the Senate, and by Makabayan Black members, House Deputy Minority Leader in Act Teachers Party List, Representative Franz Castro. Kaya naman pala ni Mr. Marabiles yung mga kalaban niya. Inyan na naman si Robin Padilla. House Assistant Minority Leader in Gabriela Women Party List, Arlene Brosas, and Kabataan Party List Representative Raul Manuel in the House of Representatives. Possibly, mga kababayan, parang sampal sa kanya kasi. Buti pa yung mga makabayan na isip nila na makatulong sa mga teachers. Yung secretary absent. Yung author ng batas kasi po, mga kalaban niya. So possibly, yung rason kung bakit hindi siya pumunta doon. Absent po from no comment sa West Philippine Sea to no show. Yan ang masamang pag-ugali na dapat nang baguhin natin sa bagong Pilipinas. So sabi diyan, Revilla, chairperson of the Committee on Civil Service Government Reorganization and Professional Regulation, sponsored the measure in the Senate. In the House of Representatives, the measure was sponsored by Pasig City Lone District Roman Romulo, chairperson of the Committee on Basic Education and Culture, all by 2nd District Representative Joey Salceda, taga rito sa amin, chairperson of the Committee on Ways and Means, and Acobicol Party List Representative Saldico, chairperson of the Committee on Appropriations. Ayan po, yung mga sponsors, so kabalikat sa Pagtuturo Act. Pagkatapos, sabi dyan, Vice President and Education Secretary Sara Duterte was absent during the ceremonial signing of the Kabalikat sa Pagtuturo Act. Kung hindi masamang pag-ugali yan, magbago na po kayo, bagong Pilipinas, kaya tama na ipag-utos po itong pagkanta, kasi napakaganda ng lyrics po nito at saka yung pledge. Oh, ito pa yung dapat baguhin. Duterte's War on Drugs. Mga dapat baguhin po. 20,322 persons killed in the War on Drugs from July 1, 2016 to November 27, 2017. Ito yung dapat baguhin ng itsura. 37 personnel from Davao City's Public Safety and Security Office reportedly dismissed after testing positive in using illegal drugs. Panahon na po ng pagbabago. Yung mga lumang ugali po to, mga kababayan na pinakita ko po sa inyo, lumang pag-ugaling masama. Ito pa, mga kababayan, na dapat baguhin natin, may wagang salarin, kailan ba niya aaminin? Former President Rodrigo Duterte denies recollection of directing the controversial transfer nitong 47.6 billion pesos from the Department of Health to the Procurement Service, Department of Budget and Management for COVID-19 supplies in 2020, as disclosed by his former health secretary,
Francisco Duque. However, during his talk to the people sessions from 2020 to 2021, Duterte claimed to have ordered Duque to purchase pandemic supplies. This procurement came under scrutiny during the 18th Congress when the Senate Blue Ribbon Committee investigated alleged misuse of government funds following the Commission on Audit annual audit report on the DOH. In its 2020 report, COA highlighted deficiencies involving approximately 67.3 billion pesos intended for national COVID-19 efforts. Yan dapat, ito yung mga dapat na baguhin mga kababayan ng pag-ugali, yung massive corruption at pagsisinungaling. Kailangan talaga pong ipakanta paulit-ulit. During the flag ceremony, itong bagong Pilipinas hymn, panahon na ng pagbabago. Pagbago na kayo sa inyong pamimerwisyo, sa inyong destabilisasyon. Si Ari Rocky po, tapos si Victor Rodriguez po. Ikot ng ikot kung saan-saan sa ibang bansa. Galing pong ano, galing naman pong Tokyo para magsabog ng kasinungalingan at paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos, sige po ang fear-mongering, makikipag-gira daw tayo sa China. Kita ninyo? So talagang kailangan yung pag-recite nito, panahon na ng pagbabago. Na-infiltrate na tayo ng China. Pakinggan po natin itong Bagong Pilipinas Pledge. Bagong Pilipinas Pledge. Panata sa Bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang Bagong Pilipinas. Ayon. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Tama. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Correct. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Very good. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan, instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Tama! Makikiisa at makikipo sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Tama! Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, daan at interes ng aking bayang minamahal. Love of country! Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Tama! Yan po ang bagong Pilipinas Pledge. So anong masama doon? Kasi kontra yung mga palibasa anti-Marcos. Nagpaabot ng pagkontra po si Party List Representative Franz Castro, reminiscent daw ng martial law. Hindi na kayo makamove on. Lagi na lang pong ganon. Sabi ko nga po, life is a constant change, sabi sa kanta. Kahit po ano, ayaw nating magbago, magbabago pa rin po. Nakita na ninyo yung itsura natin. Over time, nagbabago yung itsura natin. Galing sa batang itsura, matanda na tayo. Kasi hindi po natin mapipigil ang paglipas ng panahon, ang kamay ng orasan. Tama po? Kasi nga po, life is a constant change. Kailangan po maka-adapt tayo sa constant change. Kasi nga po, sabi natin kanina, nothing is permanent in this world. Only change. Itong mga taong ito, ayaw magbago. Kahit hindi kayo magbago, lilipas din kayo. Tama? At mapaglilipasan kayo ng panahon. Paganon. Pero anya, Mr. Marabilas, di ba may permanente din na walang pagbabago? Mayroon din po. And that is the Word of God. Permanent po siya. Sabi sa Word of God po, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Permanente siya eh.
yung salita lang ng Diyos ang permanente at siya yung permanente. Pero sa mundo po, kailangan ma-realize natin that life in this world is a constant change. Yes, sabi ni Joe Maritsan, we are all like clouds that move across the skies and changing form before our very eyes. Di ba? So sabi niya, have we upgrown our Peter Pans and wings? We have simply grown too old for tales of knights and kings. 'Cause life's a constant change and nothing stays the same. Oh no! Kita mo, life is a constant change. Kaya sabi sa kanta, sa bagong Pilipinas, panahon na ng pagbabago dahil sa ito ay kailangan. Tayo'y magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ang pagbabago patungo sa pag-asenso. Magsikap na mabuti at nang guminhawa tayo, ipagmalaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na. Tama pa. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.